Yun, good morning mga ka-motor. Nagpalit nga pala tayo dito ng headlight ng Mio Sporty. At magpapalit din tayo ng handle switch. Ayan. Handle switch. Dalawa. Makita ko sa inyo kung paano magtanggal ng switch ng Mio Sporty. Ito nga pala yung nabili nating handle switch. Ayan. Ang Mio Sporty ito, DIY lang. Kaya nating ikabit to kahit tayo lang. So, meron naman siyang mga color coding. Kung pares ng nakakabit sa motor nyo, hindi na kayo mahirapan magbalik. Ito yung isa sa isang switch na sa kanan nakalagay. So, kakabit natin to. Dito pala mga ka-motor, kailangan yung tanggalin tong nasa ilalim. Ito. Kailangan yung tanggalin to para matanggal nyo yung kable na nakakabit dito. Ito mga paps, kailangan matanggal nyo. Ayan, madali lang siya tanggalin. So, iikot nyo lang, tapos mailalabas nyo dito sa may pilog. May tornilyo siya rito, kailangan tanggalin nyo muna. Tapos uugutin nyo siya pababa para matanggal nyo itong kable na nakakabit. Ito mga paps, kailangan tanggalin nyo itong tornilyo na nasa gilid sa itong dalawang tornilyo para mahugot nyo itong switch. At tatanggalin nyo yung wire. Ayan, meron naman siyang color coding. Karamihan sa nabibili natin sa mga motor parts ay yellow saka green. So kung paano nyo siya tinanggal, ganun nyo rin siya ibabalik. So eto, nandito yung isa. Ito, pinipindot lang to para mahugot. Pagpindot nyo, saka nyo hugutin. So, ganun din dito sa isang switch sa kaliwa. Ito ang, mas mabilis lang to ikabit kasi meron siyang socket. So, pipindutin nyo rin yan at saka nyo hugutin. So, meron siyang tornilyo dito. Dalawa rin yung tornilyo niya. Isa dito sa taas, saka may yung isa. Isa lang ang atator nito eh. At mahugot nyo na rin yan dyan. So, mabilis lang magpalit ng switch kahit kayo lang. Hindi na kayo kailangan bumayad sa mga mekaniko. So, DIY lang mga guys. Ito yung switch na papalitan natin. So, matagal na to na switch simula nung nakuha namin tong motor na to. So, kailangan ng palitan kasi medyo nagloloko na rin. So, ito pala yung kable. Para matanggal nyo to, kailangan nyo tanggalin yung tornilyo dito sa ilalim. Luluwagan nyo, tatanggalin nyo, ugutin nyo siya pababa. Tapos, pagkaugot nyo, madali nyo nang matatanggal tong kable. Ito yung nga pala yung switch na ipapalit natin. So, meron naman siyang color coding, and yung green saka yellow katulad nung pinakita ko kanina sa video. So ito yung socket, i-inject nyo lang yan. So ito naman yung isa na switch. Ayan, mabilis lang siyang ikabit. So kung paano nyo siya tinanggal, ganun nyo rin siya ibabalik. So tara, palitan na natin. Sa mekaniko. Pero kung may naman, pwede
dahil sira na yung salpakan nito, puputulin natin. Iyan natin yung wire. Galit sa'yo. Galit sa'yo si Alika. Samaan sila. Guys, puputulin ko na to kasi wala na siya yung natin yung adapter. So kailangan natin balatan. At lalagyan na lang natin siya ng electrical tape. So itong green, ikakabit natin siya dito sa dati niyang kulay. Green. So iikot natin siya. Kailangan maayos yung pagkakabit natin para hindi siya naglulus. So dito naman sa isa, nag-extend ako ng wire para hindi masagad yung putol ko dito sa may dilaw. So kailangan iikot din natin siya na ganito. Yun lang mga paps ang tamang pagkabit. So DIY lang mga paps para makalis tayo sa bayad ng mekaniko. So ito yung i-eject natin. So iipan natin, baka may konting dulo. So i-inject natin ng ganyan. Kung paano natin tinanggal, ganun din natin siya ikakabit. Yan guys. Ito kailangan ibalutan nyo maigi ng electrical tape para hindi siya magdikit o mag-ground yung body natin. Yun mga paps, dito naman tayo sa may kanan na switch. So tatanggalin nyo itong tornilyo. Pagkatapos nyo tanggalin, meron ditong mga clip. Kailangan nyo ng clutch screw para matanggal nyo siya. Meron din siya dito sa baba. Para mahugot nyo siya, kailangan nyo matanggal yung clip niya. Tatanggalin nyo itong yung adapter niya. Uhugutin nyo lang siya. Dalawa lang naman yan. So madali nyo siyang matanggal sa kamay balik. Meron pa pala dito sa bandang gilid. Sa may loob. Bali tatlo. Meron siyang tatlong clip dito. Kailangan may pasok na siya. So, i-inject natin yung kanyang adapter. Uy, clip! Babay na kami! Yun guys, ibabalik natin sa dati. So, may sukat naman yung adapter niya. Kaya madali-dali nyo may balik yan. Sasalpak nyo lang siya mga paps. Ito yung kanina. So, nalagyan na natin ng electrical tape. So, ibabalik natin yung kable. Kailangan ipasok niyo muna. Pagkatapos niyo siyang maipasok, ito yung, ano niya, isasalpak natin sa rito. Tapos, meron siyang kanal, kaya iikot niyo siya ng ganyan. So, ito yung washer na natanggal kanina. So, ibabalik natin. Yan lang mga paps. Meron
tapos yung tornilyo dito sa ilalim. So, ipitan na lang natin. Pahandarin natin yung motor. Testing natin kung gumagana yung dalawang switch na pinabit natin. Ipitan natin yung signal light. Kung gumagana yung signal light sa kaliwa. Signal light sa kanan. Yung bit-bit, buka natin yung busina. Okay, bukas.